magsitayo ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakuniyat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang gabi po mga kapatid. Unang Lunes po sa buwan ng Setyembre, at ang banal na misang ito ay bilang pagpaparangal sa kamahal-mahalang banal na Espiritu, the votive mass in honor of the Holy Spirit. At hindi pong ipagdasal ang lahat ng mga magbo-board exams ngayong linggong ito, ang mga master electricians, ang mga real estate appraisers, ang mga medical professionals, at gayon din po ang unang linggong pagbo-board exam, bar exams ng mga bar examinees. Para din sa kagalingan ng mga may sakit, intensyon ng mga naghahanap trabaho, at lahat nating mga kahilingan at pasasalamat upang tayo maging karapat-dapat na muling pagpalain ng Diyos, hingin din natin sa Kanya ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo sa kapangyarihan at kapurihan ng banal na Espiritu. Ama naming makapangyarihan, marapatin mong isugo sa amin ang Espiritu Santo ayon sa ipinangako ni Jesus na iyong anak. Liwanagan nawa niya ang aming isipan, akayin nawa niya kami sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na.
Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saay, ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang kinalakihan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluguran at kaluwagan ang mga sinisiil
at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Kanyang nilulon ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Wika nila, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, paggamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon." Sa dami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, maliban kay Naaman na taga Syria. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan si Jesus palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa at sa pagtatapos sa buong maghapon, unang araw ng paggawa sa pagdalo sa ating misa dito sa pambansang Dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Siguro ay nagtataka kayo, bakit nakapula si Father? Chinese New Year ba? Di ho. Ang Lunes po sa tradisyon ng simbahan ay nakalaan sa pagdedebosyon sa kamahal, sa banal na Espiritu. The votive mass of the Holy Spirit every Monday. Kaya kung tutusin ang bawat araw po sa buong Sanlinggo, ay meron tayong mga pinaglalaanan. Monday is devoted to the Holy Spirit. Tuesday, alam nyo na kung saan, dyan o tayo sa Bustillos, ang pagkaalala at paggunita kay San Antonio de Padua. Miyerkules, ito po'y dapat na araw ni San Jose. Ang Miyerkules po'y araw ni San Jose. Ang Huwebes ay kay St. Jude, San Judas Tadeo. Of course, ang Biyernes ay sa kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. At ang Sabado ay siyang dapat na araw ng mahal na Birheng Maria, hindi ho Miyerkules. Sabado ho, Our Lady's Saturday ang tawag. Kaya ho, ngayong Monday, dahil it's a ferial day, walang tayong santong pinagdiriwang, akin hong napagpasyahang gawin ang misang ito sa karangalan, ialay natin sa karangalan ng banal na Espiritu. And it's very providential, tugmang-tugma po na narinig natin sa Ebanghelyo kung saan si Jesus sa pagbasa niya ng kasulatan ni Propeta Isaias, kanyang nabasa at binasa, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa dukha ang mabuting balita." Ito ho ang magtuturing nating pagpapakilala ng Panginoong Jesus
at ang simula ng kanyang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa una, siya ho'y labis na hinangaan ng kanyang mga kababayang taga Nazareth. Let us be reminded, ito ho'y sa Nazareth mismo niya ginawa. Siya ho'y nagbalik bayan, umuwi sa bayang kanyang kinalakihan, ang Nazareth, at sa pagbasa niya ng kasulatan ni Elias, ni Isaias, ito ho ang kanyang binasa. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sa umpisa, siya ho'y talagang hinangaan. Napakataas ng pagtingin ng kanyang mga kababayan. Ngunit sa kalaunan, naalala nila, teka muna, di ba yan ang anak ni Jose, ang karpintero? At doon na ho naramdaman ni Jesus ang malaking pagtanggi at paghamak nila sa kanyang pagkatao at pagka-Diyos. At dahil po doon, hindi na nakagawa ang Panginoon ng marami pang himala. Nakagawa siya ng ilang mga himala at the start, sa simula. Ngunit nang maramdaman niya na ang mga kababayan niya mismo ay wala sa kanyang tiwala, hinahamak pa ang kanyang pagkatao at mismo ang kanyang amang si Jose, na hurt si Lord. Kayo kaya, no? Umuwi kayo sa inyong probinsya at sinabi, naku, kilala kita nung bata ka pa, ganyan ka. No? Saan ka nang galing? Saan mo nakuha yung karunungang yan? Ano ba ginawa mo sa buhay mo? May panliliit, may panghahamak. At yun ang nangyari sa Panginoon, na hindi namamalaya ng kanyang mga kababayan, hinahamak nila mismo ang kanilang mga sarili, hindi si Jesus na nagbabalik bayan sa kanila. Kulang na lang sabihin nila, walang magaling na manggagaling sa atin. Diba? Ang tingin nila kay Jesus eh, anak lang yan ni Jose, si Jose panday, ang luwagi, karpintero. Anong mapapala ng isang anak ng karpintero? Kalokohan yan. Kaya ho, ang Panginoon, kahit gumawa man siya ng himala, hahamakin nila ang lahat ng kanyang kabutihan at kakababalaghang ginawa. At ito ho ang tinuturing ng simbahan na pinakamasaklap at malaking kasalanan, ang paghamak sa Espiritu Santo. Sasabihin natin, paanong maging paghamak sa Espiritu Santo? Eh si Jesus ang hinahamak nila. Ano ho ba ang bungad ng Panginoon sa pagbabasa niya ng kasulatan ni Propeta Isaias? Ang sabi niya, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Kung tutusin, nagpapakilala si Jesus na hindi lang ako ang ang kababayan ninyong lumaki sa piling ninyo. Ngunit ngayon, nasa sa akin ang Espiritu ng Panginoon na nangungusap sa inyo at gagawan kayo ng lahat ng kababalaghan bilang pagsisimula ng kapangyarihan ng Diyos sa ating sanlibutan. Hindi lang nila hinamak si Jesus, hinamak din nila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yun ho, ang tinuturing ng simbahan na pinakamasaklap, grabing kasalanan of all the sins to underestimate the Holy Spirit. Now, paano ho ba natin ito maaaring gawin? Sana ho wag natin gagawin. Pero maganda hong mapaalalahanan tayo nang sa gayon, eh huwag na ho natin gawin. Dahil masasaktan muli ang Panginoon at hahamakin natin ang Espiritu Santo na siyang pinakamakapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos na siyang gumagawa ng lahat ng himala't kababalaghan. Ano ang dapat gawin? Huwag pagdudahan ang Diyos. Huwag pagdudahan ang Diyos. Siguro ho, pwede pa nating questionin ng Diyos.
Pero sana'y maging maingat tayo sa pagtatanong na ang ating pagtatanong ay hindi paghamak o kawalang pagtitiwala, kundi pagtatanong at pagtataka sa mahiwagang pagkilos ng Diyos. Naintindihan mo ba? Siguro sasabihin niyo, Father, nagsimba ako para gumaang, pero parang laking sumakit ang ulo ko. Ito ho ang napaka-basic na sana'y sa atin hong paglapit sa Panginoon, magtanong man ako sa Kanya, ito'y mag-aakay sa akin sa mas malalim na pagkapit at pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Iba ho kasi yung pagdududa. Ang pagdududa ay kawalang pagtitiwala at paghamak sa kakayahan ng Diyos. Nasa kalaunan, dahil sa ating pagdududa at paghamak sa kapangyarihan ng Diyos, tatalikod na ako sa Kanya, hindi na ako maniniwala sa Kanya. Yun po ang nangyari sa mga kababayan ng ating poong Nazareno. Hindi na nga nila siya tinanggap, gusto pa nila siyang mawala sa kanilang paningin at sa kanilang buhay. Itutulak sa bangin. Saan ka naman nakakita? Nagsimula sa mataas na paghanga, ngayon gusto na nilang patayin. Kaya sana po bunga nitong ating pagsisimba ngayon sa karangalan ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos Ama at Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo. Hingin natin na nawa sa ating pagtatanong, sa ating pagdadasal, may katanungan, hindi kawalang pagdududa. Ito nawa ang higit na maglapit at magpakapit sa atin sa Diyos na Siya'y nakikinig, Siya'y may ginagawa, at Siya'y kikilos ayon sa Kanyang kabutihan at magandang plano at panukala para sa ating kapakanan. Di man natin ngayon nakikita ang kasagutan at ang liwanag ng ating inaasam, di natin siya kwe-questionin, di natin siya pagdududahan, di natin siya tatalikuran, di natin siya susukuan. Bakos isusuko natin sa Panginoon lahat ng ating pagdududa, lahat ng ating pagtatanong, lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating kawalang pag-asa, upang ito nawa na di natin namamalayan ang siyang pinakamalalim na dasal na naglalapit sa atin sa Kanya. Di po natin matatawaran ang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay higit pa sa ating inaakala at inaasahan. At naway, lagi nating paiiralin sa ating pagtatanong at paglapit sa Kanya na may gagawin ng Panginoon, may ginagawa na Siya ngayon paman para sa ating kabutihan at para sa ating kapakanan. Mayroon pong isang awit ang mga charismatic na hindi ko na ho naririnig ngayon. Sabi ho nila, alam kong may magagawa ang Diyos. Tama ba? Alam kong may gagawin ang Diyos. Sana ho baguhin natin yung lyrics na yon. Ang gagawin ng Diyos, hindi future, hindi saka na. Baguhin natin, tanda ng ating paniniwala na alam kong may ginagawa ang Diyos. Di ko pa man to nakikita, di ko pa man to nararamdaman at natatanggap. Ngayon pa man, sa mahiwaga at makapangyarihang pagkilos ng Diyos, may ginagawa Siya para sa ating kaligtasan at ikapapanuto. Ito nawa ang lagi nating panghawakan at laging panalangin sa paglapit natin sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Pagdasal po natin ang lahat ng may kaarawan ngayong araw na ito, gayon din ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang sigla at tagumpay din para sa mga board examinees, ang mga master electrician, real estate appraisers, at ang mga naghahanda para sa unang linggo ng bar exams sa darating na linggo. Para sa kanilang tagumpay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Igawad mo rin, Panginoon, ang biyaya ng kaligtasan sa lahat ng apektado ng pabugso-bugsong ulan at bagyo at baha. Makabalik nawa kami sa aming normal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. At para sa lahat ng aming mga binabalak, pinaplano at hinahangad na magawa sa mga susunod na araw, at gayon din para sa aming mga plano sa buhay. Lahat nawang ito, Panginoon, ay iyong basbasan at bigyang katuparan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa katahimikan, ating idulog sa Diyos ang iba pa nating personal at pamilyang kahilingan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Jesus kung hindi mo ito ipagkakaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alam ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon
kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhika. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu na sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming kanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma,
ni Jose na aming obispo dito sa Maynila at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang Espiritu ni Jesus ang siyang ibinigay niya sa atin upang siyang mag-akay sa atin papalapit sa Kanya at sa Ama. Kaya't sa ating pag-awit ng Ama namin, ating kilalanin na ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu'ng bigay niya sa atin. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos nang tayo binyagan. Ngayon, hayaan natin itong maghatid sa bawat isa sa pagbibigay natin ng kapayapaan. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilunan lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y kikilala at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At ihatid sa mga
Ang lahat po ay inanyayahan sa ating healing mass at service sa darating na ikapito ng Setyembre, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. At paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Itayong lahat. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, kami naway maging maalab sa espiritu ng kabanalan, gaya ng iyong ibinigay sa mga apostol mong hirang. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Akin pong iminumungkahi na sana'y ibalik po natin ang ating panalangin sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay walang iba kundi ang Espiritu ng Poong Jesus Nazareno at ng Diyos Ama. Kaya't sana ho'y maging bahagi ng ating palagi ang dasal sa Espiritu ng Santo, sa Espiritu ng Poong Nazareno. At sa Biyernes pong darating, September 8, kaarawan po ng ating mahal na ina, makiisa po tayo sa buong simbahan sa pagdiriwang ng kanyang banal na araw. Magsimba po tayo sa Biyernes sa kapistahan ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng Mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang lahat nilang mga larawan at pangalang taglay, silang mga aming ipinagdarasal, silang di makasimba, dala ng iba't ibang kadahilanan, at maging ang kanilang mga dasalan at mga imahin. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging kilalanin ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.